Hi guys and welcome to another reaction video. Ngayon naman, Kais. Ayan. So nandito pa rin tayo sa solo round. Again, iniisa-isa pa rin natin yung mga artist ng Idol Philippines, which is ngayon sobrang nahuhook ako, guys. Dahil talagang alam mo yun, nadidiscover mo yung iba't ibang quality at characteristics na itong mga contestants na ito na napakagaling talaga. Ako sobrang nabibilib ako and good choice na nakapasok sila sa top 20. And ngayon nga, top 12 na as of this recording. So, pero wala pa tayo doon. So abangan natin yan at i-react natin yung bawat performances nila. So we can learn more at makilala pa natin ang gusto itong mga napakagaling na contestants na to. Okay? So version ni Kais ng Essential Lovely. Before ako mag-start, please, alam yung nagagawin nyo. Click like yung itong video na to. I-click yung like and of course yung pati yung aking YouTube channel na rin. Click like and subscribe for more videos, di ba? And click the notification bell para updated kayo sa mga videos na nilalabas ko. Kais! Pero ang cute mo pa rin. Gwapin siya, ha? When you're ready. Alam mo, kilig na kilig si Regine, eh. Pero ang ganda ng kanyang fashion statement, ang ganda ng ano, ang napaka-angas, pero napaka-chill. He's a very charming person. Pero hindi ko pa siya kilala, so malalaman natin. Nice. Okay, wait. Okay. I love the voice. I love the voice and ang ganda nung areglo ng kanta. Parang hindi siya mabigat, parang naging parang pop. Very popish yung arrangement ng song na bumagay sa boses ni Kais. 'Di ba? Yun naman ang kagandahan. Siguro naging ano siya, parang bubbly. Naging bubbly yung arrangement and naging bubbly din yung boses ni Kais in fairness, 'di ba? Kaya medyo napapasway-sway siya, pwedeng sumayaw, pero Ang galing nung ginagawa niya, may mga ibang notes na iniiba niya, yung ibang mga rhythmic patterns iniiba rin niya. So very good. Okay. In terms of his movement, medyo nafe-feel mo na ano pa, it lacks confidence pa. For now, medyo stiff pa. Pero again, yung voice talaga yung nangingibabaw dito. Ang ganda nung siguro hindi ko masasabing technically he's very amazing, pero sabihin natin pasok. Pasok yung boses niya dun sa kinakanta niya. I think the song fits Kais. So, ang ganda rin. So naalala ko yung, parang naalala ko si Justin Bieber nung kabataan pa niya. Saka yung mga tipong One Direction. Parang nasa ganung lane yung kanyang boses, which is ang ganda. So sana ito si Kais, pag nagdiretso sa karir niya, sana ito yung isa rin sa mga tahakin niyang genre. More of R&B, pop, yung medyo mga bubbly na songs, di ba? Kasi ito yung fit talaga sa boses ni Kais. Pero hindi ko pa siya kilala talaga sa singer. As of now, sinasabi ko lang na bagay sa kanya yung song, at bagay sa timbre ng kanyang boses. Ay, tapos na pala yun. Napaka-easy naman. Okay, parang 1 minute lang. Pero syempre, alam ko pinutol na yan. Pero yun, that's the performance of Kais. Masasabi ko lang medyo, yun yan, in terms of movements, hindi pa nakukuha yung momentum, yung confidence. But the voice is very amazing. And the style. Yung style, I think, nag-fit sa kanya itong song na to. And sa ganong style. Kasi yung song talaga is a very heavy song. Pero ito, pasok na pasok kay Kais. Amazing job. Okay, comments.
so much. I'm so happy that you actually enjoyed the performance. Hindi ka na kinabahan or anything, basta sabi mo parang mag-enjoy ko. Enjoy lang, lang. Tama yun. Yes, enjoy the performance, di ba? Stiff movement, but ine-enjoy niya. Ine-enjoy niya. Yun ang pinakamahalaga. Kasi the once na mag-move ka sa stage, medyo nawawala yung pagkakabay. So, nagkakaroon ng more confidence pagdating doon sa aspeto na yun. Nakahanap kami talaga ng idol. And para sa akin, na-check ko yung box na looks, can sing, although you can still improve. Alam mo, you're performing, nakasmile lang talaga ako buong time. Ang saya-saya mo lang panoorin, and that's very important sa performer na it was just so ano. Very true, very true. Fun to watch. Yun, exactly. Dapat masayang panoorin yung singer. Because your goal is to transfer your emotions to the audience. At nagawa yun ni Kais. Good job. Hindi ko alam kung ano yun, but there's something about you. At yung space of growth na maaari pang mangyari sa'yo, it's the kind of thing na it will make other young people be excited to grow with you. Agreed. I'm happy you're a part of the top 20. Kahit anong sabihin pa ng iba, you're slowly proving something. Thank you, guys. Thank you. Yeah. And ang galing na sinabi ni Gary Vidal. Actually, lahat sila, ang ganda ng sinabi nila. Very insightful na malaking maitutulong talaga kay Kais and makaka-boost ng kanyang confidence as an artist. Okay? Meron pa ba? So, si Moira. Sure, it means a lot. If this was going to be my last show or last performance, why not enjoy it as much as I can? Agree. Treat each performance as if yun na yung last performance mo. At yun ang ginagawa ni Kais. Yan din ang mantra dapat ng mga singers. So, i-treat mo yung bawat performance mo as your last performance. Para maibigay mo yung best mo. At yun yung ginawa niya. And that's what matters most. Napasaya niya yung audience, napasmile niya. And that's the goal naman of being a singer. Good job kay Kais. And kayo, ano man sabi niyo sa performance na to? Natuwa ba kayo? Nag-agree ba kayo sa mga sinabi ko? Ilagay niyo sa comments. And ayun, tuloy-tuloy ang ating Idol Philippines reaction video sa mga susunod na videos. Okay? So, ayun. Click like and subscribe sa aking YouTube channel for more videos to come. Okay? And I'll see you on my next video. Bye!